pinakamagandang kwan guys, ka-English yung gawing bukayo ay yung ay mura pa, ganun. O yung hindi pa masyadong matanda. Oh. Tingnan niyo ka-English yung kwan, 'di ba? Mura pa 'yan. Makita niyo naman yung kwan ka-English. Kaya ganito yung pag ka-English yung lumampas sa pagkabuko. 'Di ba buko? Oo. Pag lumampas yung pagkabuko niya, yon. Buko pa rin, 'di ba ganon? Buko pa rin pero medyo mat, medyo kwan lang. Is mini buko. Parang ganoon lang, 'di ba? Galing mo ka-English. Basta sa English talaga, ano, marami nga nagpapaturo sa akin tungkol sa mga English grammar, pero hindi ko sila tinuturan, baka sabihin nila, nagmamagaling ako, gano'n. Ayoko nang gano'n tayo kung nagmamataas. Kumbaga, is the level, kumbaga, nagpapababa lang ako, gano'n. Nagpapakumbaba? Ay, oo. Yung may butas. Anong lasa ka, English? Buko pa rin. Siyempre, hindi pa man naluto. Mm-hmm. Ayun. Alam mo, sa Amerika, sa English, bira ka ng makakita ng ganito, yung pagbubukayo at pag... Sa akin nito, ka-English, ay English ay... Ilapit mo nga ka-English sa camera natin. Mm. Ay. Mm. Ayun. Grabe, baka, mukhang... Baka malagyan na ng rabies yan ka-English, ha? Hindi. Kwan, bago pa man lang ako nag-toothbrush, mga tatlong araw pa lang. Oh, hindi ganong kwan malasa. Oo. Guys, ngayon, gawa kami ng coconut candy o sa Tagalog bukayo, guys, bukayo. Alam mo ka-English, total na lockdown mga na lockdown na tayo dito sa probinsya, kaya parang pa-utal-utal ka ata ka-English. Ano ba yung nakain mo kanina? Kakain ka ba? O so, alam mo ka-English, tuturuan natin yung ating mga taga-subaybay kung paano magluto ng bukayo. O sa English ito ay coconut candy. Totoo kami yung niluluto natin ka English. Magkukuha ka English. Para hindi ako ma matal. Ganyan na ba talaga yan? Wala bang asukal na? So maya maya pa konti ito ka English, lalagyan natin ng asukal. English ito ka English? Oo. Anong English ito sa English? Coconut. Coconut candy. Diba? Coconut candy. Coconut candy. Ewan ko ba kung anong right term ito sa English? Tuturuan natin sila kung paano gumawa nito. So, nakita naman din yung ka-English kanina yung paano natin ginawa. So, sinalang natin yung palayok na walang laman. Tapos, paunti-unti, nilalagay natin yung buko. Dalawang klaseng kwan ito ka-English. Dalawang klaseng style ng buko yung ginawa natin. Yung isa,
kinudkod natin. Yun. Habang niluluto natin siya ka English, talalagyan natin ng sabaw ng niyog. Ito yung kanyang juice. Ano yung marami ba yan ilalagay o hindi lang? Tamang-tama lang siguro ka English. Talagyan pa natin. Ayan ka English. So alam niyo ka English, ang pagluluto nito hindi basta-basta, ano? Hindi basta-basta, hindi pang madalian. Hindi ka malungkot upang ang yung luluto mo, sapagkat ang masaya ang puso ay lalong sumasarap yung lalong luluto. Oh, ganun nga. Kaya abangan natin mamaya, kasi alam nyo naman yung cooker natin mga ka-English ay cook. Oh, kasi yung cooker, alam mo ka-English, yung cooker maramihan yun, plural yun. Pag isa lang, hindi, dalawa man tayo magluto, magkuan man ako mamaya, parang magkuan burchichi, parang di, ibig sabihin kasali ako ngayon, cooker talaga yun, di ba? Ako pa yung turuan mo, nag English speaking ako, di ba? Huwag ganon. Galing huwag ka pala sa Amerika. Oo, galing ako sa Amerika. Parang inukan mo ako kay English, ah. Hinaaway mo ako. Hindi naman. Hindi naman kay English. Mabuti, ganon. So ito kay English, ilalagay na natin yung asukal. Yung una ating nilagay mga ka-English ay ang brown sugar. Oo, brown sugar. Ganun. Pag sa at Tagalog mo sasabihin brown sugar. Kung sa Amerika naman brown sugar. Ganun lang. Parang kanina siya, silent R lang. Brown sugar. Ganun lang. Pag sa lalo kami hap Ilocano ako. So yan ka English, i-focus mo muna, ka English, i-focus mo sa linuluto natin. Ayan, malapit ang maluto. So, ayan. So ito ka English, yung binili natin doon sa kwan, sa baryo, sa barangay Tual. Kasi doon sa barangay na yun, ka English, eh ang produkto nila doon is tubo. So meron silang parang pabrika ng kwan doon ka English, yung tubo, ginagawa nilang finished product nila itong ano sa English ito? Muscovads. Muscovado? Muscovado sa Tagalog? Tagalog, muscovado. Pag sa English, binabawasan mo lang ng litra, muscovads. pinapalitan, parang yung O, shortcut. Tinatanggal mo, tapos yung S, yung palaging ginagamit. Muscovads. Shortcut? Parang shortcut? Ganun ba ka English? Parang ganun. So ilalagay natin kay English yung muscovads o yung muscovado. Sa Ilocano, tagapulot. Pwede rin sugar cane. Yung tawag. Sugar cane? Oo. Ano yung sugar cane? Sugar cane, pampaasim yun kay English. Ano ka ba? Oo pala. Hindi, binibiro lang kita. Alam mo ba? Akala ko hindi ka marunong mag-English. Alam mo pala yan. It's a joke. Ito ang pagluluto kay English. Matagal-tagal pa ba yan sa English? Lagi mong hahaluin. Yan.
So tandaan ninyo mga ka-views, huwag natin lagyan ng tubig ito. So yung nilagyan natin kanina, water yun ng coconut. Coconut water po yun mga ka-views. Coconut juice yun tawag. Coconut juice, yung juice niya, hindi yung tubig. Kasi pag lagyan nito ng tubig mga ka-English, mag-iba na yung lasa niya. Hindi na yung natural. Halo-halo, halo-haloin lang. Yan ka-English. Alam nyo ka-English, inaantay lang natin na maluto ang luto ni Kuya. Luto na ba yun, Kuya? Malapit na rin siguro ka-English. Kaya nakakangalay ang tumayo doon. Yan, dito na lang ako ihintayin ko na lang matapos maluto. Sana yung mga bata ka-English? Oo, oh, naglalaro pa sila. Parang marami ka atang bisita mga ka-English ah. Kaya nga ka-English oh. Hindi pa naluluto eh. It's si Kwaro ko, excited na. Ay, na lang. Anong English nito? Anong English nito? Ka-amo. Oo. Nung amo yo. Ikang kayo ti Kwa. Ti duwang ako tsara nga bukayo. English na. Juma ramom. Lubi. Lubi? Bukayo. Eh, bukayo. Bukayo ito sa Ilocano. Bukayo. Bukayo. Sa English, ano ito sa English? Ayan, ayun mga ka-English, naluto na. Ito na yung kanyang finished product mga ka-English. So abangan ninyo mga ka-English yung mga batang mukbang. Hindi pa nga naluluto yun, nandito na sila. Ang ka-English oh.